Hi guys, welcome back sa aking channel, si Reg Vlog. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, share, and subscribe and hit the notification bell para laging updated sa aking bagong upload na video. Ngayon naman ay meron akong nabalitaan at syempre sinerch ko agad to dahil sa aking curiosity. Ito nga, nakita ko ang ADB 350 or 350cc 2022 model. Napakaganda ng itsura niya at talagang ako ay napahanga din sa kanyang design. At syempre napaka-masculine ng kanyang itsura. Tara, pag-usapan natin to. Let's go guys. Ayan guys, ito naman tayo sa kanyang features and styling kay Honda ADB 350 Sports. Dual LED siya, headlamp. Siyempre, meron siyang adjustable windscreen, parang tulad lang din sa 150cc. At meron din siyang adjusted via side lock mechanism through 2 stages and 133mm travel. Meron siyang USB Type-C socket. Nakalagay ito dun pa rin sa gilid. Yan, lagayan din ng gloves siya. Habang ang kanyang seat height naman is 795 meters. Ang under seat storage nya is premium with 48 liters capacity. Talagang ang laki ng under seat capacity nya. Siguro kasya din yung dalawang helmet, no? Lahat dami mong malalagay, pwede lagyan ng documents o ibang gamit, o kung namimili ka, galing kang SM, pwede mo rin paglagyan ng gamit. At syempre optional pa yung paglalagay mo ng box sa likod nya, mas malaking storage. Ayan, kaya daw na ito ang kanyang dalawang full face helmet. Wow, ganda talaga. Napaka suitable. Syempre, onboard features include an LCD instrument cluster with Honda smartphone voice control system. Uy, akala mo, meron na siyang voice control system. Wow. At syempre, meron din siyang Honda Road Sync. And it also gets connectivity via Bluetooth to the user's smartphone, allowing for voice management of phone calls and music. Ayos to. Pwede mo na siyang i-connect sa ano, via Bluetooth sa smartphone. Diba? Nilagpasan niya yung Y-Connect ng NMAX sa Aerox, no? Ang smart key control the main ignition, switch knob, and seat locking from the rider's pocket. Wow, and automatically locks the scooter when rider is out of a certain range. Pag lumayo ka ng onti sa motor, o siguro sabihin natin mga 2 meters, automatic siya maglalock. Kapag hindi niya na-detect yung remote. Kalahin mo yun. Ang ganda talaga na itong unit na to. At ito naman ang kanya mga ibang features na meron details. Ito yung una, negative LCD display or HSVCs and smart key. Meron nga siyang complete Honda smartphone voice control para sa phone calls and music. Smart key offers full operation including the optional smart top box from your pocket. Siyempre, fully prepared for adventure. Mararamdaman mo na kapag dinadrive mo na siya, talagang napaka sporty ng kanyang handling. Siyempre, yung sigurado napaka smooth ng makina na ito. Walang delay sa pag-throttle. Siyempre, kahit mapakurve yan, yan, swak na swak yung mga gulong yan. At ito ang kanyang mahabang ano, yung travel suspension, yung kanyang front shock, inverted, no? Grabe. San, meron na rin siyang ano sa gilid, yung reflectorized na kulay orange. Ito yung kanyang definition, there's a full 145mm clearance underneath to clear obstacles, while the upside down forks and adjustable rear shock inspired handling confidence. Pati pala yung shock niya sa likod na adjust para depende sa iyo kung sa komportable na handling.
At dito naman tayo sa kanyang gilid, ang kanyang sporty engine with HSTC and light fuel efficiency. Meron siyang 31.5 Nm torque, ensure sharp acceleration with 21.5 kW power for highway cruising and fuel efficiency of 29.4 km/L. Meron din siyang two-level Honda selectable torque control. Yun nga yung HSTC, manages rear tire traction. Yun yung ano, mga biglaang, sabihin natin nakahinto ka, mga biglaang rev mo, hindi basta dudulas yung ano, hindi dudulas yung gulong mo sa likod or mag-slide ng onte. At ito naman ang kanyang large storage box or compartment, ensure flexible convenience. Pwede ka maglagay ng dalawang full face helmet or pwede mong lagyan ng malaking bag. Ayan, isang full face saka isang malaking bag. Siyempre meron din siyang built-in USB type dun nga sa may gilid, sa may pocket niya, na pwede mo rin paglagyan ng gloves mo. At itong si ADV 350-150 or XADV 750cc, siyempre meron silang off-road style wheels and black pattern styles. Para siyempre kapag nasa off-road yun na, yung gulong niya kasi pang rough road na, hindi basta dudulas, talagang makapit pa rin. Meron siyang X-strap, 6-spoke crisscross pattern cast aluminum wheels are smooth rolling. They run off-road style black pattern tires for all-terrain versatility and traction. Kahit anong terrain daw yan or kahit akyat mo ng bundok yan, kayang-kaya ng gulong ng ADV 350. At ito naman ang kanyang other optional na features. Ito yung smart top box niya. Pwede mong lagyan yan, optional naman yan, para mas marami kang malagay na gamit or mahilig kang mag long drive. Siyempre pwede mo rin siyang lagyan ng saddle bag, yung magkabilang gilid na bag. Meron ito nga yung kanyang smart key to unlock while you are near and lock then away. A color match insert panel is an option, as is passenger backrest. Yung box niya rin optional talaga ilagay yan. Siyempre meron din yan pa sandahan para sa angkas mo, sa OBR mo. At ito naman sa kanyang grip, heated grips. If you are riding all year round, then heated grips are must to keep hands warm in winter. Yan. At yan, meron siyang yung ano niya, heated grips, yung harang sa may lever, para mapanatiling warm daw yung kamay mo kung nasa foreign country kang, malamig doon. Yan. May kita nyo rin sa kanyang side switch. Yan, nandyan yung hazard, signal light, busina. Ayan, meron na rin switch yung torque control nyo. Ang galing. Tapos yung ibang switches nya. Nakikita nyo naman sa baba, yung XADV saka ADV 350. Halos parang kopyang-kopya nya na talaga yung XADV. Kumbaga pinababa lang yung CC ng makina. Wow! At guys, ito naman tayo sa kanyang overall specification. Siyempre nandito ang kanyang engine. Yeah, makita mo kanyang engine displacement is 330. Siyempre engine type niya liquid cooled 4 stroke SOHC single Euro 5 compliant. Max torque niya is 25.5 at 7500 RPM. Yung max power output pala yan, sorry. Max torque niya is 31.5 Nm at 5,250 RPM. Siyempre, ang kanyang starter is electric. Ang oil capacity niya is 1.8 liters. Kasi malaki na yung makina niya, 350cc na ito eh. Sa kanyang ilaw naman, siyempre lahat yan, LED na instrument, full LCD. Meron siyang clock, 2 strip meters, fuel consumption gauge, Honda Smart Key Indicator. Yan, tail light LED. Connectivity, USB socket, emergency stop signal. Meron siya. Siyempre yung security immobilizer.
Sa transmission naman, syempre ang kanyang clutch is automatic centrifugal clutch, dry type. Final drive is V-belt. Transmission type is CVT or fully automatic. Sa dimension naman niya is battery capacity niya is 12 volts, 8.6 Ah. Caster angle is 26.5 degrees. Ayan, ito yung maganda sa kanya, yung fuel tank capacity, 11.7 liters. Wow, grabe talagang pang long ride ka ta. Ang kanyang fuel consumption naman po is 29.4 kilometer per liter. Not bad, kasi malaki naman yung tank niya. Ground clearance niya is 145 millimeter. Ang kanyang curb weight, 186 kilogram. Wheelbase, 1,520 millimeter. At sa kanyang wheels naman po, ABS system is 2-channel, brake front 256mm disc. Siyempre yung brake rear is 240mm disc. Ang suspension front niya is upside down or inverted shock. Suspension wheel is twin shock. Siyempre may baso pa rin yung shock niya sa likod. Ang size naman ng gulong niya sa harapan is 120x70. Yan. Sa likod naman is 140x70, 14. Size 14 yung sa harap is size 15. Yan. 15 inches, 14 inches. Ito ang kanyang specification. Napakaganda ng kanyang detalye. At ito naman po si ADB350. Siyempre meron siyang tatlong klaseng kulay. Eh, meron siyang spangled silver metallic and matte carbonium gray metallic and matte carnelian red metallic. Napakaganda ng kanyang kulay, no? Ano ba ang mga gusto nyo, guys? Para sa akin kasi mas nagaganda na ako dito sa silver or gray metallic. Tapos may gold bolts. Haha, hilig sa gold bolts, no? Tapos nag-aalinlangan naman mag-park sa public parking. Ayan ang kanyang mga available na kulay. At ayan, si Honda ADB350 ay sigurado na-launch na to sa Europe. At hindi siya expected na ma-launch din sa India. Ayan. Si 2022 Honda ADB has made its global debut. This adventure scooter will be on public display at the EICMA 2021 being held from November 25 to 28. Oh, anong petsa na ngayon? December na. This is the company's third offering in the adventure scooter segment that also includes models like the XADV and the ADV150. Ayan. Talagang ginawa siya tapos pinalaki yung tanke niya dahil nga sa Europe eh talagang long driving talaga dun. Napakalalayo ng mga ano dun eh destinasyon. Tapos yung syempre yung sa yung parang lever guard niya yan, talagang nakakatulong yan kapag long driving ka tas malamig yung klima dun. Bukod sa gloves na pinapawarm yung kamay mo, syempre yan inaara niya rin yung lamig para hindi sumalubong sa kamay mo habang hawak-hawak may manubela at nag-throttle ka. Ngayon guys, ang aking maibibigay na informasyon o naibigay na informasyon, sana nakatulong po sa mga excited po na malaman kung kailan ito marirelease dito. Ayun ay hindi ko pa po alam. Pero sigurado naman ilalabas din yan dito sa Pilipinas dahil maraming motorcycle lover dito sa ating bansa. Maraming salamat po sa mga nanood. Don't forget to like, share, and subscribe sa aking channel. And sa mga nag-subscribe na po, maraming salamat po. Naka 200 plus na po tayo. Thank you so much po. Lagi po mag-ingat sa kalsada. Always wear helmet. Ride safe. And God bless.